Okay, so perfect. Pwede natin magamit ulit to. Bali, mga ka-driver, ito po ay solar sensor light. May battery po siya. Ang problema, wala nang solar panel at hindi na gumagana. Sinira ko na lang ito. Hindi mabuksan yung takip. Bali, loose thread na yung mga screw. And bali, wasakin na lang natin yung takip para makuha lang natin to yung direct ng wire ng ilaw. Test natin kung okay pa ba. Kaya natin tanggalin tong wire nya. Lang kasi to 3.7 volts lang ito. May baka nasaksakan ito ng 12 volts at nasunog. So, tingnan naman natin kung okay pa. Ayan. Matibay. Ano pala to? Parang bakal. Ito. Ayan. Ripar na may ilaw. Palitan natin yung ilaw ng mas doble. Ito. Natin yung output kung ilang volts. Per volts. Try natin kung di masunog. Pag masunog to, di goodbye. Yun. Wow, maliwanag. Wow. Tinest ko lang yun, saglit lang. Baka naman kasi masunog to eh. Kasi ano lang to, nasa 3 volts lang ito. 3.7 volts lang. Buka natin yung buksan at check natin yung laman nito. Ganda. Stick. Maganda tayo ilagay sa pag may portable ka, halimbawa ganito yung portable mo. Halimbawa ganito yung portable, lagay mo siya dito sa gilid or saan man gusto ilagay, pwede. Pero ito hindi to pwede. Hanap lang tayo ng ibang paglagyan kasi pang travel natin to na portable. Problema, ba't ayaw umilaw dito sa lithium ion? Baka siguro nakulangan sa battery. Test natin to iba-ibang battery na to. Subukan natin yung series. Baka sa series gumana siya. Yun. Pwede. Yun, gumana siya mga ka-DIY. Wow. Napas. O yun. Balik muna natin sa dating lagayan. Tingnan natin kung itong sensor ay gumagana ba. Ilaw pa lang yung na-test natin na okay.
payo ko lang sa inyo mga ka-DIY. Kapag halimbawa meron kayong mga katulad nitong mga solar sensor lights, huwag nyo pong basta-bastang itapon. Dahil minsan yung mga sira lang is napakaliit lang yung sira, pwede pa makumpuni. Sayang naman kung itatapon na pwede pa. Sana okay pa itong sensor niya. So bali hindi na talaga gumagana. Bakit tatangkalin na natin ito? Tawin natin para tinanggal ko yung ano mga ka-DIY dito. Tinanggal ko. Kasi ito wala siyang continuity. Kaya ang gagawin ko ngayon, magda-direct na lang ako ng wire dito sa input ng battery. Sana okay. Wow. Stig. At nakapa na rin natin yung kayang sira. Ayan po. Okay na siya. Subukan natin i-switch sa auto. Ayan. Pusa po siyang mamatay kapag halimbawa mga ilawan po. Mamatay po siya mga ilang minutes. Subukan natin adjust muna, pihitin natin. Ayan. May nakalagay na kung makikita nyo ba yan, may time yung liwanag niya saka sensor niya. Subukan na pitin yung time na pakuntiin lang natin. Seconds yung mga bago mamatay. Ayan.
Okay. Yes na mga kadermoy. Gumana na rin sa wakas. Kunting galaw lang. Subukan kong galawin. Ayan, gagalaw yung kamay ko. Ayan, may ilaw agad. Okay. So, perfect. Pili natin magamit ulit to. Okay, thank you sa pagsubaybay sa aking video mga ka-DIY. Sana ay may natutunan kayo kahit konti na kumang mga sira-sira kayo ng appliances. Sorry, nabulol ako. Huwag nyo muna itapon. Medyo eksperimentuhan nyo muna. Okay, yan lang po muna. Saka maraming salamat sa inyong panonood. At bago pala matapos itong aking video, shoutout pala muna dyan sa aking mga kasama sa kanala ni Raymond Runyo Personal Vlog at kay Merz TV Katulungan. Ayan po mga ka-DIY, paki-subscribe na rin po at puntahan yung kailang mga channel. Maraming salamat at thank you po.